So ngayon, marami nang nagreklamo, mga journalist, mga broadcaster, tungkol dito sa mga nangyayari. Alam nyo na, bakit? Kaya hindi natin maitatago ang katotohanan. Kahit ano ang gagawin nilang pag-manipulate sa lahat ng mga reports dyan. Ramdam na ramdam sa mga Pilipino ang kahirapan. At ramdam na ramdam sa mga Pilipino ang korupsyon ngayon sa ating government and every agencies in our country. Iba talaga yung kay Digong, guys, no? Yung passport ginawang 10 years. Yung driver license ginawang 10 years. At saka malaking tulong sa atin yung national ID. Nasaan na yun? At bakit hindi pa nakukuha yung ibang national ID? Yung national ID ko hindi pa nakuha eh. Walang ginawang maganda yung government na to. Kaya kahit ano ang gagawin ninyo na pabanguhin ang pangalang Marcos, wala. Kasi wala kami nakikitang pagbabago. Presyo nga lang ng bigas, hindi nagawang na-decrease, na pinaka-basic lang yun. Diba? Kaya di ko nga, wala pang kita yung government. Kakaupo pa lang, nagbabaan na lahat yung presyo. At during his term, outgoing na siya. Free rides yung mga Pilipino. Yung mga OFW, VIP pa, doon sa mga hotels. At libre yun. Libre pagkain, libre accommodation. Kaya kung i-compare mo Duterte at saka Marcos, wala. Mas worse to. Sa totoo lang. Kaya kahit anong gagawin ninyo, pabanguhin ang pangalang Marcos, lumalabas pa rin yung baho. Kasi wala kayong nagawang mabuti sa mga Pilipino. Presyo nga lang ng bigas, ang dami nang namamatay sa gutom. Hindi nyo nagawang i-decrease na nandyan yan sa ating konstitusyon na dapat i-decrease ang presyo to make it affordable to the people. At that is the government mandate. Hindi nyo nagawa. Kayong mga public servant, tanawagan ako sa ating mga public official, lalo na sa mga pulis, sa mga militar. Magserbisyo kayo ng maayos sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap. Protektahan ninyo ang mga Pilipino kasi kami ang nagsweldo sa inyo, hindi ang ating government, hindi ang mga politisyan. Taong bayan ang nagsweldo sa inyo. Pera namin ang nilalamon ninyo. Tandaan nyo yan. Kaya maawa kayo. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Huwag yung gayahin yung mga corrupt na mga politisyan. Kasi nakikita naman natin, experience natin ang lahat na nangyayari dito sa Pilipinas. Hindi naman kailangan maging matalino dito to observe everything. Hindi na kailangan maging matalino para makiramdam sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Sa totoo lang, gising kayo, guys. Maawa kayo sa mga Pilipino. God is watching. God is watching us sa lahat nating mga ginagawa. Alam ni God yan. At during the time na tayo ay mawala na sa mundo, ku-questionin kayo kung ano yung ginagawa ninyo sa country natin. Kung ano yung ginagawa ninyo dito sa mundo. Kung kayo ba ay nagsiservisyo ng maayos, being public servant, naging patriotic sa ating country at sa ating mga kababayan, at naging concern, no? At naging protector sa ating mga kababayan. Naprotektahan ba ng maayos yung mga inosinteng tao, yung mga mahihirap, yung ating mga kababayan? Halos araw-araw may nakuha tayong reports, may namatay na mga inosinteng tao, dinukutan, hinold up, ninakawan, ni-rape. Maawa kayo, guys. Kasi we are living in this world temporarily. Kaya gawin ninyo ang tama. You should serve our Filipino, our people with integrity and dignity and honesty to our country and to our people. Yun lang ang panawagan namin. Kawawa yung taong bayan. Alam namin kung magkano yung pera, billions of dollars ang natanggap. Nakita namin sa mga reports. Hindi naman nagsisinungaling yung mga reports. Galing pa yun sa Amerika. Billions of dollars every country na pinuntahan ng ating Pangulo. Ilang trillion yun kung i-convert natin ng Philippine money, Philippine piso. Pero wala pa rin pagbabago. Naghihirap pa rin tayo. At wala tayong nakikitang transparency sa pera na natanggap, na nakuha ng ating Pangulo. Yan po ay dapat questionin ng ating pamahalaan.